Alam nyo bang batay sa 7 National Nutrition Survey, 26 sa bawat 100 preschoolers o mga batang ang edad ay 5 taong gulang pababa ay underweight? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrition Season 3! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon, mahal naming listeners. In-apply nyo ba ang nutrition tips na tinalakay natin last Saturday? Abay, ako inumpisahan na balansehin ang aking pagkain, mga kasama. Kapag may karne o isda, abay, syempre, may gulay din. Gayon din dito sa ating programa, mga kasama. Hindi balanse kung walang ating giniginyo na ninang sa wastong nutrisyon. Walang iba kundi ang masipag na Executive Director, mga kasama, ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores, na pareho kaming kulang sa tulog. Magandang hapon, Mom Bernie. Magandang hapon, Rod. At magandang hapon, mga kaibigan at Suki, sa Radyo Mo sa Nutrisyon dito sa Pilipinas. At of course, good afternoon or good morning, nasan man kayo, sa Amerika, Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Noon po kasing nakaraang Sabado, ibinahagi sa atin ni Dean Yanora Panlasigi, di ba, ng School of Nutrition ng Philippine Women's University, kung paano malalaman kung ang isang tao ay malnourished o kulang sa nutrisyon, kahit pa ito'y mukha namang malusog. Ngayong hapon naman, aalamin natin kung ano ang pangkalahatang sitwasyong pangnutrisyon ng mga Pilipino. Oo nga, Ma'am Bernie. Interesado rin ako malaman, may improvement na kaya sa datos ng 7 National Nutrition Survey noong pang 2008 isinagawa? Oo, alam mo, Rod, ang Food and Nutrition Research Institute, o mas maikli at mas kilalang pangalan ay FNRI, ang nagsasagawa ng survey na binanggit mo. Kaya naman, ating inanyayahan para magbigay ng update tungkol sa nutrition situation ng Pilipinas ay walang iba kung hindi si Dr. Jocelyn Huguan, Dr. Jojo, Supervising Science Research Specialist at Officer in Charge ng Nutritional Assessment and Monitoring Division ng FNRI. Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Dr. Huguan. Maraming salamat, Asik Bernie, at magandang hapon, Rod. At, magandang hapon, Doc. Magandang hapon. At saka magandang hapon din sa avid listeners ng Radyo Mo sa Nutrisyon at saka sa istasyong ito. Diretso na tayo sa ating talakayan. Alam ko yung mga listeners natin talagang hindi na makapaghintay. Alright, Doc. Ano po ang basehan natin sa Philippine nutrition situation po ngayon? Okay. With regards sa Philippine nutrition situation, ang basehan natin ay ang aming ginagawang National Nutrition Survey every 5 years. Ito ay ginagawa ng aming ahensya, yung Food and Nutrition Research Institute. Ipapaliwanag ko lang kung ano itong nutrition survey namin. Mm-hmm. Ito ay hindi ordinaryong survey, hindi ba po, Asek? No, kasi hindi lang ito interview ang ginagawa namin. Pumupunta kami sa mga bahay-bahay, no, yung mga sample households namin, tinitimbang namin yung mga bata at saka yung lahat ng miyembro ng pamilya. Tapos hindi lang pagtitimbang ng mga miyembro ng pamilya, tinitimbang din namin yung mga kinakain nila para malaman kung sapat ba ang kinakain ng ating mga households or hindi. Tapos tinitingnan din namin kung ano yung nutrient deficiency ang mayroon sa ating sa mga pamilya. So tinitingnan namin kung anemic ba sila or deficient sila sa vitamin A, folic acid, iodine, at saka zinc. So medyo comprehensive itong survey na ginagawa namin. Kaya ginagawa lang ito namin every 5 years. Actually, Dr. Jojo, di ba meron kayo nung parang acronym para matandaan kung ano yung
components ng National Nutrition Survey. Okay. Madali yun eh. Okay. Yung aming National Nutrition Survey, katulad ng sinabi ni ASEC, mayroon kaming acronym. Uh-oh. Actually, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So, ang A naman is Anthropometric Survey. Ito, nagtitimbang kami ng mga bata. Yung measure yung dimensions ng katawan. Okay. Tulungan mo ako, ASEC, ha? Okay. Yung B naman, yung biochemical survey component namin. Dugo. Okay. Ina-analyze namin yung dugo at saka urine. Tinitingnan namin kung anemic ba yung mga tao. Mm-hmm. Tapos dun sa urine, tinitingnan namin kung iodine deficient sila. Uh-oh. Dun naman sa C ay ang clinical nutrition survey namin wherein tinitingnan namin kung yung mga tao ay may goiter. Mm-hmm. Okay. Ang goiter kasi ay isang symptom ng iodine deficiency. Kulang sa iodine. Sa iodine. Tapos yung amin namang D ay dietary. Tinitingnan naman namin kung tama ba ang kinakain ng mga households. Tapos yung aming E is yung economic. Mm-hmm. So, tinatanong namin kung ano ba yung pinagkakakitaan. Sources of income. Yeah, oo. Kabisado ni ASEC yan. Ano. Tapos mayroon din kaming G. Uh-huh. Ang G naman, ito yung government program participation na survey na tinatawag namin. Tinatanong namin yung mga households o yung mga bata kung nakapag-participate ba sila sa mga nutrition programs natin katulad ng Operation Timbang, Vitamin A supplementation, immunization, at yung ating... Yung halimbawa, garantisadong pambata, yung food production... Meron ba silang mga garden o yun? Mm-hmm. Mga ganong serbisyo. Tinitingnan din ng FNRI through the National Nutrition Survey. Ano pa? At saka yung H namin, ito yung health survey namin. Tinitingnan naman namin. Popular ma'am yan. Okay. Kung, ito naman yung tinitingnan namin kung halimbawa dito sa adult population natin kung hypertensive sila, mataas ba ang fasting blood sugar nila, tapos mataas ba yung cholesterol nila. Kung may diabetes, may hypertension, high blood, gano'n. Kasi importante rin yun. Ganun ang ginagawa namin sa nutrition survey. So, very comprehensive yung basihan. So, kumo meron na tayong paraan para malaman. Ano naman ngayon talaga ang nutrition situation? Okay. In brief lang. Okay. So, in brief, isa-cite ko yung result ng survey namin na ginawa last year lang, ng 2011. Ang result is that... sa mga bata natin, yung mga preschool, yung mga bata na hindi pa nag-aaral o yung 5 years old and below natin, medyo hindi maganda, although mayroon naman tayong magandang result na kasi nakita namin sa aming datos na 2 sa bawat 10 bata na preschools natin ay underweight. Ang ibig sabihin, magaan ang timbang nila. Kulang sa timbang. Kulang sila sa timbang. Tapos 3 naman sa bawat 10 bata ay tinatawag natin stunted or kulang sa height or kulang sa taas. Pero kung i-compare natin yung sitwasyon ng mga preschools natin with that of our school children, nakikita natin na mas apektado yung mga school children natin. Mas maraming kulang sa timbang, mas maraming payat. Mm-hmm. Kaya lang, ang nakikita din namin is that mas mataas ngayon ang mga bata na overweight sa mga school children natin compare with our preschool children. So, yun yung medyo latest result ng aming survey. Sa bata yun, Doc, no? Sa bata po yun. What about sa adults naman? Sa adults na po, okay. Nakikita natin sa adults yung mga 20 years and above na ang problema is hindi undernutrition, kundi overweight. Ayun. Okay. Tumingin sa akin si Doc Jojo. Okay. Kasi ako yung average adult. Okay. Nakikita natin na yung overweight, mas marami ito sa mga, sa nagkakaedad ng 30 to 59. 30 to 59. Tapos, sa mga elderly naman natin, mataas ang underweight. Okay. Yung kinatawag natin obesity, ito yung sobrang taba na nakikita natin ito sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. Tapos mataas din ito sa edad na 30 to 49.
Okay. Okay. Nako, yung mga productive years, medyo delikado, ano? Oo. Comparing naman dun sa last survey, tumaas, gumanda ba o ano? Okay. Sabi niyo mixed results, Doc? Yeah, mixed result in a sense na ang ating underweight at saka yung ating underweight at saka yung ating stunting o yung stunting yung hindi mataas. Mababa ang kanilang taas, ano, is that walang masyadong improvement. Mm-hmm. Kung i-compare natin ng 2008 to 2011. Mm-hmm. But then makikita natin na yung prevalence natin o yung porsyento na mga bata na overweight ay tumataas. Mm-hmm. At pati adults yata, di ba? Yung adults po hindi pa natin masabi kasi hindi pa namin natapos yung pag-analyze ng aming 2011 na data set. Pero mataas na siya in the first place sa 2008. Okay. Kung i-compare natin ang 2008 with our 2005 mm-hmm. at saka 2003, makikita talaga tumataas. Natin na tumataas talaga ang prevalence ng ating overweight at saka obesity. Medyo siguro mag-ingat na itong mga overweight kasi may mataas ang tendency nila na maging obese. Ang problema naman sa obese is that pag halimbawa obese yung tao, yung risk nila sa mga non-communicable diseases ay mataas. Mm-hmm. All right. Correct. Oo. At yun ang problema natin na na-discuss na rin in one or two former episodes na napaka-importante yung non-communicable diseases ngayon, Rod. Anyway, mga kasama, ayan, ngayon nalaman nyo na tumataas po yung antas ng overweight po dito sa ating bansa ng mga kabataan. Well, mga kasama, kung may mga tanong po kayo sa ating bisita kay Dr. Jocelyn Huguan, ngayong hapon, abay i-text lang po ang inyong mga tanong sa ating text line 0919-884-0659. 59 o tumawag po sa 8822374. Magpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon pero time out muna tayo para sa ating text question of the day. Oo nga, Rod. Alam ko inaabangan na rin to ng ating mga tagapakinig. Kani-kanina lang ay nabanggit ng ating guest resource person sa studio yung sagot dito sa ating tanong. Kaya ready na ba kayo? Ang inyong mga daliri, ha? Ang tanong po natin ngayon ay ano ang basehan natin sa Philippine nutrition situation? Oy mga padir, itaas naman yung bandila natin. Yung mga nakaraang mga linggo. Marami na puro mga babae ang nanana. Talon-talo kayo. Ayan mga kasama, i-text lang pong inyong sagot sa ganitong format po. Ang inyong full name, space, address, space, at syempre ang sagot po at isend sa 0919-884-0659. Radyo mo sa nutrisyon. Hanap mo ba ang katugunan sa inyong mga problemang pangkalusugan? Hanap mo ba ang mga tip na magtuturo ng pamumuhay na happy na, healthy pa? Wish mo ba ang ekspertong opinion ukol sa iba't ibang karamdaman? Lahat yan matutugunan sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Sabado, alas 12:30 hanggang ala 1 ng hapon, dito lamang sa DZXL 558. Nagpapatuloy po ang Radyo Mas sa Nutrisyon at ang ating paksa ay ang update on the nutrition situation in the Philippines at ang ating guest resource person ay walang iba kundi si Dr. Jocelyn A. Huguan. Siya po ang Supervising Science Research Specialist at saka Officer in Charge ng napakahabang pangalan ng division na to, Nutritional Assessment and Monitoring Division. Akmang-akma po dun sa talagang trabaho nila kasi nabanggit na nga ng ating guest, Dr. Jojo Huguan, na sila po yung tumitingin ng sitwasyon ng nutrition sa ating bansa. At nabanggit din niya kanina na yung National Nutrition Survey ay every 5 years ginagawa, ro, di ba? Yung A, B, C, D. Dapat pala yun ang text question natin. Ngayon ko lang na. A, B, C, D, E, F, G. Pero in between the every 5 years mm-hmm. na survey ay meron sila ng ina-update nila yung nutrition situation. Pero hindi lahat ng ABC DEFG kundi A lang ano A doc. Lang asset. A lang. So every 3 years bali yung A. Kaya mas madami tayo ng informasyon at datos tungkol sa ilang mga kabataan at hanggang sa
hanggang sa mga adult, yung mababa ba ang timbang o mataas ang timbang, mga ganun. Kumbaga doon na pinofocus muna, oo, Doc. Oo, yung, yung serving. So, Doc, ano pa ba ang mahalagang impormasyon na nakakalap natin doon sa National Nutrition Survey? Bukod sa nutritional status ng mga bata, ang National Nutrition Survey ay source din ng datos natin when it comes to nutritional deficiency. Okay. Katulad ng anemia, ang result ng aming 2008 survey ay nagpapakita na yung mga bata natin 6 to 11 months ay masyadong naapektuhan ng anemia. Akalain mo 55.7% ng ating mga bata ay anemic. Mga sanggol pa lang yung mga sanggol pa lang, ano, yung mga 6 to 11, 55% na, so more than half ang anemic. Mm-hmm. Tapos kung titingnan naman natin yung anemia status ng mga pregnant women, yung mga buntis, mataas din, mga 40%. Tapos mataas din ang anemia prevalence natin sa mga mothers na nagpapasuso. So yung kapapanganak. Mm-hmm. Oo. So may connect. May connection po yon, kasi nakita namin sa isang study po natin nang tiningnan namin yung status ng mother, no, kung anemic siya, ang anak niya is apektado, is anemic din. Mataas ang porsyento ng mga bata na anemic dun sa mga nanay na anemic din. Oo. Pero Rod, at saka mga tagapakinig, yung 66, yung 55, di ba, Doc Jojo? Much improved na yon eh, sa totoo lang, kasi 5 years ago, 66.7% noon. So at least may kahit na sabi kanina ni Doc na mataas pa rin, kasi more than half of our children, 6 to 11 months ay anemic, ito naman ay nag-improve na. Kasi 10 percentage points ang improvement, di ba, over the last 5 years. Kaya siguro meron ding ginagawa, meron ding efekto yung ginagawa natin day in, day out. Mas maganda na siguro yung kinakain natin, ano? Opo, ase. Tapos hindi, side ko rin yung magandang balita tungkol sa vitamin A deficiency natin. Kasi yung vitamin A deficiency ay maganda sa mga bata, pangpalinaw ng mata, pang-improve, pang-improve ng kanilang immune system. Resistance so yung mga bata, kung vitamin A deficiency, sufficient sila, okay, hindi sila madaling nagkakasakit. Okay. Ang maganda is, sa resulta is that bumaba ng mga dihamak, yung mga 12 percentage point ang prevalence ng ating vitamin A deficiency. So parang sinasabi natin na ang laki ng tulong ng ating vitamin A supplementation program ng ating government. Alam mo yun, Rod. Alam mo naman kasi si Rod dating political yan eh, politiko sa Sambuanga. Naging public servant din. Public servant, chair ng Committee on Health sa barangay, sa Sambuanga. Yan, ma'am, sa mga health center. Garantisadong pambata. Yung patak. Yung patak. Mga nanay na nakikinig, yung patak po ay, ang laman yan ay 200,000 international units ng vitamin A. Kaya huwag niyong itago ang inyong mga anak pag dadating dyan o pinapapunta kayo sa center ng Abril at saka October, kasi garantisadong pambata. So yan yung mga buwan, ma'am? Oo, yun yung twice a year lang kasi yan binibigay. Dahil yung isang patak na yan, enough for 4 to 6 months protection yan. Oo. Kaya at after 6 months, mag-taper na naman yung level ng vitamin A sa katawan. Kaya papataka na naman yung mga bata. Oo. Okay, so meron tayo, Doc Jojo, ng question from Glo ng Cubao. Text question ito. Ask ko lang po kung meron po ba kayong meal guide sa website ninyo, Dr. Jojo? Ang meal guide, asekin ba yung ating pyramid? Ano, hindi siguro. Anong dapat kainin ng isang bata? Mayroon kami, tayo niyan, asek, hindi po ba? Mayroon tayo yung parang kalendaryo na mayroon tayong meal or menu guide for preschoolers, for school children, for adults, and then for the elderly. Okay. Pero pwede nilang ma-access sa website. Hindi ako sigurado, but then, kung gusto nila makakuha ng kopya, mag-request lang sila, ibibigay ko mamaya yung website ng opisina. Okay.
Actually, ito segue sa ating next question kay Dr. Jojo. Kasi ang tanong natin kay Dr. Jojo ay ano bang gamit ng mga informasyon na nakakalap ninyo from the National Nutrition Survey? Okay. Paano nito napapabuti yung estado ng buhay ng mga Pinoy? Yan, okay. Ang primary user ng aming data is yung National Nutrition Survey wherein Executive Director National Nutrition Council na Executive Director si ASEC Bernie. Mm-hmm. So siguro siya na lang mag-elaborate kasi sila talaga yung gumagamit ng data namin. Mm-hmm. Ang maganda kasi, Rod, sa National Nutrition Survey ngayon, the more resources FNRI ay nakukuha, mas marami silang na sample na pwedeng pagkuhanan ng mga impormasyon. Kaya pagka mas marami yung sample, mas aggregated to the smaller level yung data. Kaya nakikita natin kung anong mga lalawigan sa Pilipinas yung medyo mas mataas ang problema sa nutrition based on the National Nutrition Survey. So halimbawa na lang, ang anemia. Mm-hmm. Ang anemia kasi very pervasive, ano, very prevalent. Pero dito sa resulta ng survey ng FNRI ng 2008, nakita na yung region 2. Okay. Ang mas, among all the 17 regions, siya ang mataas na region. Mm-hmm. So sa pagpaplano ngayon, kasi kami nga yung magpaplano ng kabuuang programa sa nutrition, nagkakaroon tuloy ng focus, intervention. No. Dahil so, nalaman nyo na ito pala, bibigyan ng priority at ipapaalam din sa mga tao na yung problema ay mas malala doon sa inyong lugar, kaya pwede ba kayo rin ay tumugon doon sa problemang ito. So yung mga isang example lang yun, pero sa kabuuang total ang ahensya namin ang primary user, sabi nga kanina ni Dr. Jojo, kasi lahat ng datos nila ginagamit natin sa pagplaplano ng pambansang programa sa nutrisyon. Kami naman yung responsible for that, pati na rin sa pagbabalangkas ng mga polisiya sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Halimbawa, base sa impormasyon, kailangan pa talaga natin yung food fortification program, yung pagdadagdag ng mga nutrients, micronutrients dun sa mga food vehicles na tinatawag natin sa yung iron, contra anemia, o tama, sa bigas, tapos ang iodine dun naman sa asin. So yun, kumo nakita natin na malaki pa yung problema. So yung aming ahensya naman ang magsasabi na kailangan pa nating ipagpatuloy. Ayun. At dagdagan pa nga ng teeth or ngipin yung mga existing laws and policies doon sa programa. Para ma-improve yung problema sa malnutrition. At marami ring mga ibang programa, halimbawa yung 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ay gumagamit din itong impormasyon na to. So sinishare natin ang impormasyon na yan at pinagagamit sa iba't ibang mga ahensya sa pamahalaan para magkaroon din ng focus yung kanilang programa. Hindi lang basta kung saan-saan na lang ini-implement. Na walang pabasehan, no? Mas maganda pag may basis. Sige, tama na ma'am yung ako. Okay. Sagot. Meron kasi pa tayo ng mga dumadating dumadag sa yung mga text questions ito, natin. Ito galing sa Mindoro, sa ating paborito, si Pitikoy Javier. At ang tanong naman niya, ano po ang sintomas kapag ang bata po ay anemic? At ano po ang pwedeng pananggalang dito? Yan. Ayun, okay. Magandang tanong. Okay. Okay. Galing na mga tanong ni Ms. Pitikoy. Yung anemic na bata, no, particularly yung mga school children natin, ang characteristics nila ay matamlay sila. No? Matamlay, tapos palaging inaantok, walang sigla. And then kung titingnan natin yung school performance nila, mas mababa yung mga grades nila compared doon sa mga bata na hindi anemic. Mm-hmm. Tsaka isa pa, na mayroon na talaga mga studies na mas mababa yung mga yung IQ, hindi po ba ASEC, ng mga bata na anemic compared doon sa mga non-anemic. Tama.
Kasi yung bakit matamlay yung bata or walang gana, palaging inaantok, it is because ang ating iron ay iyon yung parang component na sa ating hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa ating brain, sa ating muscles. So kung halimbawa walang taga carrier ng oxygen sa ating muscles, so syempre matamlay ka. Mm-hmm. Kung halimbawa sa brain naman, mahina ang pick up ng bata. Talo okay. Si boy pick up. Oo, pero tama 'yon at isa pa, hindi rin siya lumalaki, no? Ng according to siya. To sa kanyang edad. At saka sa kanyang capacity or sa potential. Oo, kasi na-stunt siya. Ayun. Kailangan mo yung iron sa lahat ng processes. Ganun din yung iodine. Kailangan din natin ng iodine sa mga growth processes. So yun, ma'am, yung mga senyales. Oo. Okay, itong huli natin siguro, tanungin din natin si Dr. Jojo, paano ba nalalaman ng mga tao ang resulta ng survey, ma'am? Ah, okay. Marami kaming ginagawa dyan, ano. Yung isa na nga, yung pagpapaunlak sa mga invitations na ganito, na magsalita sa radyo, sa television. Tapos, mayroon kaming libro, no? Mm-hmm. Katulad ng Philippine Nutrition Facts and Figures namin. Nagkakaroon kami niyan every survey na ginagawa namin. Bukod doon sa libro, mayroon din kami mga CD na dinidistribute. Tapos, yung mga results ng aming survey ay pwede din nilang makita sa aming website. Binigay ko na kay Rod yung aming website. So kung halimbawa interesado kayo sa result ng aming survey or other information tungkol sa nutrition, mag-open nyo lang yung website namin. O kung gusto ninyo ng mga materials, pwede ninyong sulatan yung aming director. Ang aming director ay si Dr. Mario V. Capansana. Ang telephone number po namin is 839-1843. Ayun. Okay. So ayan, mga kasama. Balikan natin ang ating text question of the day, Ma'am Bernie. Ano ba yung tanong natin? Very simple. Anong basahan natin sa Philippine Nutrition Situation? Ganun lang kasimple, mga kasama. Naku, 100 pesos lang na ito kagad, ha? Tatlo mananalo dyan. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format, mga kasama, ang inyong pangalan, space, address, space, ang sagot, syempre, sa ating tanong at isend po sa 0919-884-0659. At sa tingin, sa puntong ito, magpasalamat na tayo, no? Pasalamat tayo kasi napakabilis ng ating oras. Actually, Doc Jojo, may mga umaangal sa ating mga taga-listener na sabi nila napakabitin naman po na inyong program. Oo nga, pero bitin nga yung 30 minutes. Yun lang po ang aming kakayahan in the meantime. Anyway, marami pong salamat sa ating guest resource person nasa studio ng live sa araw na ito. Thank you, Dr. Jocelyn A. Huguan. Siya po ang ating supervising science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute at officer in charge ng Nutritional Assessment and Monitoring Division. Hindi ako nag-ano dyan, kodi ko. ng Food and Nutrition Research Institute, I'm sure maraming sa ating tagapakinig ang naliwanagan kung paano binemeasure ang ating pangkalahatang sitwasyon sa nutrisyon, gaano kahalaga yung pagsasagawa ng nutrition survey sa pag-alam, pagsukat, at pagtugon sa mga pangailangan pang nutrisyon ng mga Pinoy. Ayan. Maraming salamat, Dr. Huguan. Lastly, your parting words po para sa ating mga listeners. Okay. Always remember, health is wealth. Salamat. Keep it short. Yan. Yan ang ginamit kong ano ko. Battle cry. No? Okay. Health is wealth. Tama yan. Samantala, sino ang mga nagawagi ng tigisang daang pisong cellphone load sa mabilis na pag-text ng tamang sagot sa ating question? Ano ang basihan natin sa Philippine Nutrition Situation? Naku, talo talaga kay Rod. Kailangan talaga yung mga kabaro mo magtaas ng banner next week. Noong nakaraang taon, 2011, medyo aktibo dami, yung mga kalalaki. Anyway, galing sa Masbate Street ng Quezon City, si Marivie Legaspi ang sagot. Actually, lahat sila. National Nutrition Survey. Ang second nating winner, si Joanna Marie Cereza ng Santa Maria, Bulacan.
At ang pangatlo, napaka-cute ng pangalan niya, Saul Bon. Saul Bon, ng Del Pilar, Cabanatuan City. Congratulations, Saul Bon. Oh, congratulations sa inyong tatlo. Sa mga hindi umabot ng pag-text, huwag malumbay. Laging tandaan, di man kayo nanalo ng cellphone load na 100, nadagdagan naman ang inyong kaalaman. Yun ang importante doon. Mm. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilig po sa radyo mo sa nutrisyon. Thank you very much po, dear listeners, sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo Sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1 o'clock ng hapon. Pwede nyo kaming gawing friend sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo Sa Nutrisyon. I-click nyo lang po ang like at friends na po tayo. At maaari nyo rin kaming i-follow sa Twitter kasi meron kaming account doon, www.twitter.com/radionutrition. Small letters po lahat yon. At kung nais ninyong mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at mga nakaraan, punta lang po kayo doon sa www.youtube.com/radionutrition. Small letters din po lahat yan. At may dagdag ko lang mga kasama, yung mga nais pang malaman tungkol po sa Food and Nutrition Research Institute, gaya yung isang texter kanina, nagtatanong kung may ano daw, kung makukuha nila yung food guide. Food guide, ito po yung direct food lines plan, po. 837 mga kasama, 2071 282 local 2287 837-2934. Pwede rin po kayong bumisita sa kanilang website sa www.nri.dost.gov.ph. Alright, mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo Sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin naman namin kayo ng mga tip tungkol sa wastong nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po natin, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kaming inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon sa Radyo Mo Sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo Sa Nutrisyon.